Isang kaaya-aya at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Sa hapong ito ay ating makikilala ang ika-apat na tagapanayam. Isang maabilidad at madiskarte sa buhay. Natapos niya ang kanyang elementarya sa Nazaria Arizabal Oriarte Memorial Elementary School taong 2011 hanggang 2012. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sekundarya sa Cantilan National High School taong 2017 hanggang 2018. Malugod ko pong ipinakilala sa inyo ang ating ika-apat na tagapanayam, isang makisig, matipuno, at namumukod-tangi na si Ginoong Jovic Maturan Lumboy. Okay, maraming salamat, Binibining Malaki, sa iyong introduction. Nakakataba ng puso. Makisig. Totoo ba? Parang hindi naman masyado halata. Okay, bago ako magpatuloy, babatiin ko muna kayo isang napakagandang hapon sa lahat. At ipiprepare ko lamang po ang aking presentation. Okay. San ba to? Tingnan mo. Okay. So ulitin, magandang hapon sa lahat. Ngayong hapong ito, meron na naman tayong panibagong paksang at tatalakayin. Kung kanina tinatalakay ng ating magagandang tagapanayam ang tungkol sa pagbabaybay ng salita, tungkol sa pagbaybay na kasulat at tungkol sa grafema, ngayong hapon namang ito, ang tatalakayin natin ay tungkol sa paksang kambal patinig. Alam ko na tayo, mga Filipino major, ay alam na natin na kung ano ang kambal patinig. Alam ko na meron na tayong background kung ano ito. Di ba? Yung iba nakikita na, yung iba nadidiscuss na, natatalakay na noong high school pa lamang. So ngayon, tatalakayin ko kung ano ang kasong kambal patinig. Pero bago tayo magpatuloy, ibibigay ko muna kung ano ang kahulugan ng kambal patinig. Ang kambal patinig ay ang dumudulas sa monosilabikong salita na nagsisimula sa pagbigkas ng isang patinig. Ito ay kumikilos patungo sa posisyon ng isa pang patinig. So tingnan natin ang kasaysayan ng kambal patinig. Kung noon pa man, nahahalata na mga ka-major na ang mayroong dalawang tradisyonal na pagsulat sa tunog ng kambal patinig. Isa sa pinaka tanyag na halimbawa, yung paulit-ulit na ginagamit na halimbawa ay ang salitang buwaya. Ano ang napapansin nyo? Ang buwaya, kung ating pagpapantigin, makikita natin na mayroong tatlo ng pantig. Okay. Ang unang kambal patinig dito ay ang patinig na U at saka A.
Okay. Pwede lang. Okay, apo. At ang ikalawa naman ay ang patinig na I at ang patinig na A. Okay, kung mapapansin ninyo, ang letrang U at letrang A ay nilalagyan sa gitna ng malapatinig na W. At ang IA naman, ang patinig na I ay tinapyas at ginawang Y, kasunod ang letrang A. So bakit nga ba ito nangyayari? Bakit mayroong pagsisingit ng mga malapatinig na W at paglalagay ng malapatinig na Y? Bakit nga ba ito nangyayari sa loob ng salitang buhaya? Okay. Kailan mananatili ang kambal kambal patinig? Kailan nga ba? Alam niyo ba? Okay. So ngayong hapon ating tatalakayin kung kailan nananatili ang kambal patinig sa loob ng salita. Sa inyong mga screen, mga ka-major, makikita ninyo ang apat na salita na kakikitaan ng mga kambal katinig. Pwede akong mag-mention? Okay. Tatawagin ko si Binibining Chris Donna Navidas. Sa salitang buwan, ano ang kambal katinig na makikita dito, Binibining Navidas? Hello? Binibini? Okay, wala yata si Binibining Navidas. Si Ginoong Palay na lang tatawagin ko. Ay, first deal lang. Kilayan na first deal. Si Binibining Arienza. Alianza May Arienza. Binibini, sa salitang buwan, ano ang kambal katinig na makikita dyan? Sa salitang buwan. Ay, parang wala rin si Binibining Arienza. Okay, ako na lang ang mag-discuss. Okay, mag-participate po kayo kay Ginoong Lumboy, mga first year. First year. Linasan na lang po, Ginoo. Po? Ako na lang po. Oo, apelyedo po, apelyedo. Linasa po. Linaga. Oh, Linaga. Okay, Linaga. Ang kambal, no, ang kambal katinig. Okay, okay. Ang kambal katinig po na linagay po sa salitang buwan ay W po. Maraming salamat sa iyong pagsagot, no? Ang kambal patinig na ating makikita sa salitang buwan ay ang U at saka A. U-A. Makikita dyan ang dalawang patinig. Hindi katinig, no? Dalawang patinig, U at saka A. So dahil sinisingitan ito ng malapatinig na letrang W, ito ay, ang salitang buwan ay nagiging dalawang pantig. Ang bu at saka ang wan. Okay, ganun din ang sa salitang siya, biyak, at tiyan. Sa siya, ang kambal katinig na makikita dyan ay ang letrang I at saka A. Upang mapaghiwalay ang dalawang katinig, nilagyan siya ng malapatinig na letrang Y. Kaya nagiging siya at ang dating isang pantig ay nagiging dalawa. Okay.
Sa pangalawang tanong, kailan naman pinapalitan ang kambal patinig? Kung sa ating unang mga salita, pinapanatili ang dalawang letra, ang dalawang ang kambal katinig, kailan naman pinapalitan ang kambal katinig? So dito sa mga halimbawa sa screen na makikita ninyo, mayroong tatlong salita. Ang salitang tulya, tilapia, at ang salitang sawa. Sinasabi kasi na kapag ang kambal katinig ay naganap sa ikalawa o sa iba pang pantig ng salita, ang unang pantig ay inaalis at pinapalitan ito ng malapatinig na W at saka malapatinig na Y. Kung kanina pinapanatili yung unang letra sa kambal katinig dahil naganap yon sa unang pantig ng salita. Kung ang kambal katinig ay makikita o nagaganap sa ikalawa hanggang sa dulo ng pantig ng salita, ang unang letra ng kambal katinig ay tatapyasin at papalitan ito ng malapatinig na W at malapatinig na Y. Sa salitang tilapia, ang original na baybay nito ay T-I-L-A-P-I-A. Ang I at saka ang A ay ang kambal patinig na makikita sa salita. Ngunit sinasabi na kapag nagaganap ang kambal katinig sa huling pantig ng salita, tatapyasin ang unang letra, ang unang pantig at sisingitan, tatapyasan ito at papalitan ng letrang Y. So dyan nagaganap ang pagpapalit ng pantig ng mga mala patinig. Umiiral ang parang ito sa pagsulat ng mga hiram na salitang may diptongo simula pa noong panahon ng Espanyol. Mga salitang piano, mga kwento, mayroong diamante, mayroon ding barrio, brillante. Ang mga ito ay kakikitaan ng diptongo, mga hiram na salita mula sa Espanyol. At dito rin ina-apply yung sa kambal patinig, yung pag sisingit ng malapatinig na W at Y. Sa piano, sinisingitan ito ng malapatinig na Y. Sa kwento naman, mga ka-major, sinisingitan ito ng malapatinig na W. Okay. Nakikinig pa ba ang lahat? Opo. Okay. Opo. Okay. Opo. Salamat kung ganoon. Sa paksang ito, ang paksang kambal katinig ay mayroong apat na kataliwasan or exemption sa English. Una dito, mga ka-major, ay ang unang kataliwasan. Una, di ba? Unang kataliwasan. Maari ba akong magtawag? Sinong maaring bumasa sa unang kataliwasan? Ako, sir. Abilieda po. Acevedo po. Apelyedo po? Davida, sir. Acevedo. Okay. Acevedo. Okay, basahin. Sir, unang kataliwasan. Kapag ang kambal patinig ay sumusunod sa katinig sa unang pantig ng salita,
Tiya. Okay. Kapag ang kambal katinig, maraming salamat po. Kapag ang kambal katinig ay sumusunod sa katinig sa unang pantig ng salita. Halimbawa dito, makikita ninyo sa screen ay ang salitang tiya, piano, kiosko. Saan ninyo nakikita ang kambal patinig? Di ba sa unang pantig ng salita? So kung gayon, nilalagyan ito ng malapatinig, sinisingitan ng malapatinig na Y at pinapanatili ang dalawang letra sa kambal patinig. Yun ang unang kataliwasan, na kapag ang kambal patinig ay sumusunod sa katinig sa unang pantig ng salita. Meron pang ibang halimbawa. Halimbawa yung salitang tuwalya, yung salitang puwersa. Diba, kakikitaan yun ng mga kambal patinig. Pero ang kambal patinig ay makikita sa kasunod sa unang katinig sa salita. Hindi ito tinatapyasan bagkos, nilalagyan ito o sinisingitan lamang ito ng mga malapatinig na Y at saka W. Dumako naman tayo sa ikalawang kataliwasan. Sa ikalawang kataliwasan, maaari mo bang basahin binibining koma? Binibining koma? Abos na lang po, sir. Po? Navida, sir. Sir, campus na lang po. Okay. La vida. Maaari mo bang basahin? Ikalawang katiliwasan. Katiliwasan. Kapag ang kambal patinig ay sumusunod sa dalawa o mahigit pang kumpol katinig. Okay, maraming salamat. Ang ikalawang kataliwasan naman, mga ka-major, ay nagsasaad na kapag ang kambal patinig ay sumusunod sa dalawa o mahigit pang kumpol katinig. Ano ba yung tinutukoy na kumpol katinig? Ang tinutukoy na kumpol katinig, mga ka-major, ay yung mga consonant cluster o yung magkasunod na mga letrang katinig. Okay, halimbawa, makikita ninyo sa screen ang salitang ostia. Ang salitang ostia, makikita natin ng mayroong dalawang magkasunod na katinig. Ang letrang S at ang letrang T. Tapos sumunod dito ang kambal katinig sa dalawang kumpol katinig, no? Kaya hindi tinatapyas ang unang katinig sa kambal katinig. Kambal patinig, bagkos ito ay sinisingitan ng malapatinig na Y. So pinapanatili lamang nito ang dalawang letra, o pinapanatili lamang nito ang kambal patinig. Ganoon din po sa salitang leksyon. Ang salitang leksyon, mayroong kumpol katinig ang letrang K at ang letrang S. Kasunod nito ang kambal patinig na I at saka O. Hindi kinukuha ang I pagkos sinisingitan ito ng malapatinig na letrang Y. So ganoon din sa lingwahe. So ito ay ang isa itong paraan na sinusunod upang sa pagpapaluwag sa mga pantig at upang matulungan ang mga mag-aaral sa pagpapantig ng salita. Okay, sa ikatlong kataliwasan naman,
Ang ikatlong kataliwasan ay nagsasaad na kapag ang kambal patinig ay sumusunod sa tunog ng letrang H. Okay. Kapag ang kambal patinig ay sumusunod sa tunog ng H. Halimbawa dito ay ang mahiya. Ang salitang mahiya ay ang kambal patinig sa mahiya ay nasa huling banda ng salita, huling pantig ng salita, at sinusundan ito, sumusunod ito sa letrang H. Sinasabi kasi dito mga ka-major na ang letrang H ay isang mahinang katinig, no? Kaya naglalaho ito kapag walang kasamang patinig. Kung susundin natin ang rule na tatanggalin ang letrang I sa kambal patinig at A na lamang matitira, tapos papalitin natin ng letrang Y, magiging maya na lamang siya, no? Dahil ang bye-bye nito ay M-A-H-Y-A. Ang H kasi ay isang mahinang katinig, no? Kaya kapag binibigkas ito, sinasalita ito, parang maglalaho na siya kapag wala siyang kasamang patinig. Kaya sisingitan ito ng malapatinig na Y para matulungan sa pagbaybay at sa pagbigkas, hindi mawawala ang letrang H. Ganoon din po sa mga salitang kolehiyo, estratehiya, rehiyon. Basta yung mga salitang makikita ang kambal patinig na kasunod sa katinig na letrang H. Okay. Ang ikaapat naman po at ang panghuling kataliwasan ay kapag ang kambal patinig ay nasa dulo ng salita at may diin ang bigkas sa unang patinig ng original. Kapag ang kambal patinig ay nasa dulo ng salita at ang diin ang bigkas sa unang patinig ang original. Okay, halimbawa dito po ay ang salitang ekonomiya. Ang salitang ekonomiya, makikita ang kambal patinig na letrang I at A sa dulo ng salita, no? Kaya sinisingitan ito ng letrang Y. Hindi tinatanggal ang letrang I, kundi sinisingitan lamang ito ng malapatinig na Y. Ganon din po ang filosofiya. Ganon din ang geografiya. Okay. Ang ekonomiya ay mabilis. Kung mabilis ang bigkas, kung tatanggalin natin ang letrang I sa ekonomiya, no? Tatapisin natin ang letrang I at ang magiging baybay niya ay E K O N O M Y A o magiging ano, ekonomiya. Ito ay mayroon ng kakaibang kahulugan. Kung ang ekonomiya ay matalik na kaugnay ng pagtitipid. Ganon din po sa filosofiya. Kung sa filosofiya, tatanggalin natin ang unang patinig sa kambal katinig. O ang pagbigkas nito ay filosofiya, magiging iba ang kanyang kahulugan. So, filosofiya o ang pamimilosofiya ay higit na nauukol sa pagmamalabis na paggamit ng pangangatuwiran. So yun ang ikaapat po na kataliwasan or exemption sa kasong kambal patinig. Sa panahon ng Amerikano naman mga ka-major, okay.
Ginagamit ang mga salitang ito, ang kwento, swerte, aksyon, kristyano, sarsuela. Ang kanilang ginawa, mga ka-major, hindi nila kinukuha o hindi nila tinatapyas ang unang apantig sa kambal patinig. So sa kwento, pinapanatili nila ang letrang U. Instead na ang baybay ay K-W-E-N-T-O, ang baybay ay K-U-W-E-N-T-O. Pinapanatili lang, pinapanatili ang dalawang letra, ang kambal patinig, at sinisingitan ito ng letrang W o ang malapatinig na W. Ganon din po sa swerte. Hindi nila hindi tinatanggal ang letrang U, bagkos pinapanatili lamang ito. Sa aksyon, hindi tinatanggal ang I. Pinapanatili lang po ito. Ganon din po sa kristyano at sa sarsuela. May sistema ang naturang pagtrato sa mga kambal patinig ng salitang Espanyol. At isang tradisyon itong hindi basta mabubura sa pamamagitan ng tinatawag na consistency. So ang malalakas na patinig. Ang mga malalakas na patinig ay hindi nagdudulot ng ganitong sigalot ang mga kambal patinig na may malakas na unang patinig. Halimbawa dito ang mga salitang ang mga titik na mga letrang A, ang titik na E, at ang titik na O. Halimbawa po dito ay ang salitang baul. Ang kambal patinig na makikita dito ay ang letrang A at letrang U. So walang pagbabagong nangyayari po sapagkat ang letrang A ay isang malakas na patinig. Sa Pietro, T-E-A-T-R-O. So hindi napapalitan o hindi nasisingitan ng mga malapatinig na W at Y dahil ang letrang E ay kinukonsider na isang malakas na patinig. Gandun din po ang letra ang sa salitang ideya. Ang makikitang kambal patinig po dito ay ang letrang E at ang letrang A. So, mayroong mga salita na ginagamit ngayon, halimbawa, instead na sa ideya, ang ideya ay sinisingitan ng malapatinig na Y. So, ang magiging baybay nito ay I-D-E-Y-A. So, ganun din po sa ideal, or ang magiging baybay nito, sinisingitan ito ng malapatinig na Y, ang baybay ay magiging I-D-E-Y-A-L. So, ang mga ito, mga ka-major, ay maituturing itong mga variant lamang. So, gayon pa man, dapat pansinin ang mga nakagawiang pagturing sa diptunggong AU at katulad ng AO. So, at kaugnay ng panukala ni Rizal noon, ang ikalawang patinig ay pinatutunog na W. So ito ang sanhi sa popular na variant ng hawla at hawla. Ang hawla ang original na salita na baybay sa Espanyol ay H-A-U-L-A. Tapos ang letrang U ay pinapalitan ng malapatinig na W, kaya ang nagiging baybay nito ay H-A-W-L-A. So malinaw din itong nasusunod sa mga kasalukuyang anyo. Katulad ng mga salita ngayon, mga ka-major, na auditorio. Instead na ang baybay ay A-U-L-A.
D-I-T-O-R-U-Y-O. Ang letrang U ay pinapalitan ng letrang W. Sa auditorio, sa auditibo, yung bautismo, at caudillo. So pansinin ding, nagaganap ito kapag ang diin ng salita ay nasa unang patinig ng diptongo. Okay. Hello, nandyan pa ba kayo? Opo. Maraming salamat kung ganoon. Ating babalikan ang apat na kataliwasan. Ang unang kataliwasan sa kaso ng kambal patinig ay kapag ang kambal patinig ay sumusunod sa katinig sa unang pantig ng salita, pinapanatili nito ang kambal patinig. Kapag ang kambal patinig naman ay sumusunod sa dalawa o mahigit pang mga kumpul katinig o tinatawag na consonant cluster, pinapanatili lang din nito ang kambal patinig. Sa ikatlo, kapag ang kambal patinig ay sumusunod sa tunog na H, na sinasabi natin kanina na ang H ay isang mahinang katinig, kaya hindi dapat tinatanggal ang sumusunod na letra nito. Okay, kaya hindi kinukuhaan ang kambal patinig. So pinapanatili lamang nito ang kambal patinig. At sa ikaapat naman na kataliwasan, na kapag ang kambal patinig ay nasa dulo ng salita at may diin ang bigkas sa unang patinig ng orihinal. So mapapanatili pa rin ito ang kambal patinig. Walang mawawala bagkos mayroon lang isisingit na letrang W at letrang Y na tinatawag na mga malapatinig. So yun lamang po ang tungkol sa kambal patinig. Sa kaso ng kambal patinig, meron po ba kayong mga paglilinaw tungkol sa ating diskusyon ngayong hapong ito? Tungkol sa kambal patinig o katanungan tungkol sa ating diskusyon ngayon. Hello? Hello? Nandyan pa ba kayo? Okay, dito pa po. Opo. Okay. Meron ba kayong mga katanungan? Wala na. Maaari kayong mayroon kayong mga tinatago diyang mga halimbawa na kakikitaan ng mga kambal patinig. Meron ba? Hello, wala na bang katanungan? Siguro wala na, no? Ginoong Lumboy, pakitignan yung chat box. May mga nagchat-chat, may mga katanungan doon. Nasa chat box. Ay, may katanungan. Saan? Sa Google lang. Sa Google. Oh, opo, sa Google opo, form. Opo. Google form, Google lang. Opo, opo. Sa chat. Message. Ay, okay. May katanungan po dito si Ginoong Palay. Sa sinabi po ninyo kanina, Ginoong Lumboy, bali po, variant lang din ang hawla ng hawla, kagaya po ng kaso ng idea. Tama po ba? Okay, sa kaso po Ginoong Palay, sa hawla at hawla, ito po ay variant lamang po. Isa po itong popular na variant, katulad lamang po ng kanina sa idea,
o sa idea at ideal yung ganoon po. Ito po ay sanhi ng popular na variant, yung pagpapalit ng ikalawang pantig ng letrang W. Opo. Yung kambal patinig po na A, U, ang U ay pinapalitan po ng W. Kaugnay po ito sa panukala ni Ginoong ni Dr. Jose Rizal noon. Ginoong. Floor, ikaw open na ni. Oh, at the same. Mayroon pa po bang ibang katanungan? Kailan sa boses? Maaari po kayong magtanong o maaari nyo ring i-type sa chat box kung nahihiya kayong mag-on ng inyong mga mikropono. Okay, wala na po ba? Okay, mukhang wala nang magtatanong. So wala nang nagsasalita. So dito lamang po ako magtatapos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating talakayan ngayong hapong ito tungkol sa talakayang kasong kambal patinig. Naway mayroon kayong natutunan at yung inyong mga natutunan ay magagamit niyo pa sa susunod pa na mga taon ninyo sa kursong ito sa Filipino, at hindi lang sa pag-aaral, pati na rin kung magtatapos na kayo ay maaari pa rin niyo itong magamit. Kasi nga ang pagbabaybay ng mga salitang Filipino ay kung hindi talaga pag-aaralan ay nakalilito talaga. Kaya nagpapasalamat ako na mayroong ganitong programa na inihandog ng ating kurso upang maipabatid pa sa iba ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa pag-ababaybay ng ating wika. Maraming salamat po at kita-kita po tayo hanggang sa susunod. Okay, maraming salamat Ginoong Lumboy. Nandito pa ba ang lahat? Okay pa ba tayo? Nakikinig ba tayo ng taimtim? Opo, binibining ganda. Okay pa po. Opo. Kung nakikinig or kung nandyan pa kayo, sabihin yung oh, woo! Mahusay, nandito pa pala at ano pa pala ang lahat, aktibo pa, okay. Ipapakilala ko na sa inyo ang ating ikalima at huling tagapanayam. Ang ating ikalima at panghuling tagapanayam ay isang marikit na binibini na iyong dalangin. Siya ay mahusay at maabilidad sa larangan ng edukasyon. Nagtapos siya ng elementarya sa Cantilan East Central Elementary School taong 2011 hanggang 2012, at ipinagpatuloy ang sekundarya sa Cantilan National High School taong 2017 hanggang 2018. Ipinagkakapuri ko pong ipinakilala sa inyo, sa inyong lahat, ang binibining marikit at dalangin ng iba na si binibining Kaisel Areza Mindanya.
MFTPT. Ayan. Muli, magandang hapon sa ating lahat. Ayan. Magandang hapon. Magandang hapon po. Magandang hapon po. At ngayon, ang paksang tatalakayin natin ay ang kambal katinig at digrapong SK, ST, SH, at KT. Ayan. Ano nga ba ang kambal katinig? Ito rin ay tinatawag na cluster. Ayan. Ano nga ba ang kambal katinig? Ayan. Ang kambal katinig, tinatawag din itong cluster. Ito ay magkakabit ng dalawang magkaibang katinig sa isang pantig. Halimbawa, P at L, K at R, B at R, R, ay, K at S, at iba pa. Ayan. Narito ang ito'y matatagpuan, ang kambal katinig ay matatagpuan sa unahan o initial, sa gitna, sa hulihan o final na posisyon ng salita. Narito ang halimbawa ng kambal katinig na makikita sa unahan ng salita. Braso, trabaho, at pluma. Ayan, sa braso, ang kambal katinig dito ay ang B at R. Sa trabaho naman, ito yung T at R. Sa pluma, ito yung P at L. Narito naman ang halimbawa ng kambal katinig na makikita sa gitna ng salita. Ito yung kontrata at sobre. Sa kontrata, ang kambal katinig dito ay ang T at R. Sa sobre naman, ito ang B at R. Ayan, narito naman ang kambal katinig na makikita sa ulihan ng salita. Ito yung card at nurse. Sa card, ito ang kambal patinig, ay ang kambal katinig ay R at T. Sa nurse naman ay R at S. Maituturing na kambal katinig o digrapo ang dalawang magkadikit na katinig na pinatutunog sa loob ng isang pantig. Gaya ng SK o SC sa Ingles na dest, dist, at breast. ST sa Ingles na test, contest, pest, post, at artest. KT o CT sa Ingles na aspect, subject, at correct. Ating mapapansin na nasa dulo ng mga salita ang mga inihani na kambal katinig. Malimit kasing natitilad ang mga ito sa dalawang pantig kapag nasa gitna o umpisa ng salita. Gaya sa naging bigkas ng Pilipino sa scholar at schedule. Dumako naman tayo sa pasok ang SK at ST. Sa abakadang Tagalog noon, hindi pinatutunog ang ikalawang katinig sa mga binanggit na kambal katinig. Kaya dest noon ang dest at contest ang contest. Sa mga ginanap noong ginanap na forum mula 25 hanggang 23, pinagtibay ang pangyayari na pinatutunog sa Filipino ang SK at ST. Sa gayon, maaari nang baybayin ang dest at dist ng dest at
this. Samantala, tinatanggap na nasa Filipino ang mga anyong test, contest, pest, post, at artist. Ayan. Maaari nang baybayin ang mga banyagang wika sa original nitong baybay. Walang KT. Gayunman, hindi tinanggap ang KT o CT dahil hindi diumano pinatutunog ang T sa tabi ng K sa loob ng isang pantig. Sa gayon, aspect ang aspect, correct ang correct, subject ang subject. Narito pa ang mga halimbawa. Abstract ang abstract, connect ang connect, contract ang contract. Dumako naman tayo sa digrapong CH at SH. Ang digrapo ay kambal katinig na binibigkas ng may isang tunog. Gaya ng ch sa cheese, check, chopstick, at ng sh sa shooting, shampoo, shop, workshop, ambush, at brush. Kaya ang CH ay matagal lang tinapatay ng TS sa Tagalog kapag nanghiram sa wikang Espanyol. Kaya kung isa sa Tagalog ang Ingles na salita na cheese, ito ay magiging cheese, T-S-I-S. Ang check ay magiging check. Ang chopstick ay magiging chopstick. Ganito rin ang mangyayari sa rich na magiging rich. Pitch na magiging pits, pitcher na magiging pitcher. Tinapatan na ng TS ang ganitong tunog sa mga balbal. Alam niyo ba kung ano ang balbal? Ito ay ang salita ng mga Becky o salitang kanto o salitang kalye. Ito ay mga salitang nabuo o nalikha sa impormal na paraan. Ito ay gaya ng chansa, chaka, chika, chista, at chibug. Narito pa ang mga halimbawa. Chismis, chapa, champaka, titser, ayan. Sweets, chart, channel, chancellor, chuper, litson, Litsugas at Sara. Ayan, dumako na may CA SH ang ay sandali lang. Ngunit tigib sa alinlangan hanggang ngayon ang pagtanggap sa digrapong SH. Kung pananatilin o tatapatan ba ang tunog na Tagalog. May nagnanais kasing na panatilihin ito gaya sa shampoo. May nagnanais na tapatan ito ng SY gaya sa shooting. Ngunit may nagsasabing nawawala ito sa dulo na salita. Kaya dapat ambush ang ambush. Pansamantalang nakabukas hanggang ang kasalukuyang gabay para sa mananaig na eksperto hinggil dito. Ayan, pinag-aaralan pa ang hindil dito. Dumako naman tayo sa may SH ang Ibaloy. Ang malaking problema, isang lehitimong tunog ang SH sa mga wika sa Cordillera. Sa wikang Ibaloy, matatagpuan ang SH sa umpisa, gitna at dulo ng salita. Halimbawa, chua, na ibig sabihin ay dalawa. Na sa 23 forum, ipinasiya na isa lang alang ang SH bilang isang tunog, ngunit hindi tutumbasan ng katapat na bagong titik. Ang ibig sabihin, mananatili ito sa anyo nito ngayon bilang katutubong digrapo at baybayin sa mga titik S at H gaya sa sumusunod na mga salitang Ibaloy. Ito ang shuhul, na ibig sabihin ay nahiga. Sadshak, na ibig sabihin ay kaligayahan. Sa visyong,
na ibig sabihin ay lason. Pishin, na ibig sabihin ay hawak. Dumako naman tayo sa may TH at KH, ang Miranao. Isang pasok na kaso ang pagpapatunog sa H na kumakatawan sa nagaganap na aspirasyon o pahingal na pagpapatunog sa katinig o patinig sa digrapong TH at KH. Kaya ini-spelling noon na marathon ang marathon. Ngunit binago ito. Ang ibig niyang sabihin, tinanggap na sa 23 forum upang gamitin ang aspirado o pahingal na bigkas sa H. Hindi ito dahil sa Ingles na gaya ng aspiradong bigkas sa teen at kid. Ang higit na mahalagang dahilan ay naririnig ang bagay na ito sa wikang katutubo na tulad ng Miranao. Narito ang mga halimbawa. Tinda, na ibig sabihin ay magluluto. Tinged, na ibig sabihin ay pinsan. Litha, na ibig sabihin ay gulay. Kabadot, na ibig sabihin ay mahuhugot. Pikawaw, pikawaw, na ibig sabihin ay nauuhaw. Kaloka, na ibig sabihin ay pansamantalang pagtigil. Ang totoo sa Miranao, mahalaga ang pagpapatunog sa H sa TH upang maibukod ang mga salitang may aspiradong T at K sa mga kahawig na salitang walang aspiradong T o K. Narito ang mga halimbawa. Matay. Ayan. Na ibig sabihin ay matagal o patagalin. Kung tatanggalin ang H ay magiging matay ang bigkas dito. Ayan, mapapansin natin na maiiba na ang kahulugan nito. Ang salita na ibig sabihin ay gulay. Kung tatanggalin naman ang H ay magiging lita na ito. Na ayan. Na ibig sabihin ay dagta. Sakan, kan. Na ibig sabihin ay kakain. Ayan, kung tatanggalin din ang H, ay magiging kan na ito. Na ibig sabihin ay kumain. Kala, na ibig sabihin ay tumawa. At kung tatanggalin ang H naman, ay magiging kala na ito. Na ibig sabihin ay laki. Gayunman, ang paglalagay ng titik H, katumbas ng pahingal na tunog kasunod ng T o K ay limitado pa sa gamit ng ganitong katangian ng mga katutubong wika ng Pilipinas. Hindi pa ito magagamit sa Ingles dahil na rin sa pangyayaring malimit na bigkas Pilipino ang nagaganap na panghihiram ng mga salita mula Ingles. Ayan, doon po nagtatapos ang aking talakayan. Maraming salamat po sa pakikinig. May mga katanungan po ba kayo? Hello? May mga katanungan po ba? Wala na po bang katanungan? And kung wala po ay magkakaroon po kami ng mahabang ng maikling pasulit. Okay, saglit lang muna. Pakibuksan natin yung mga video natin para sa screenshot.
maari ba nating i-off muna? Oh, saglit lang. Okay, ay igawad muna yung sertipiko bago ako mag-screenshot. Pakigawad muna yung sertipiko sa tagapanayam. Sandali lang po. Magandang hapon muli, magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay igagawad natin ng sertipiko para sa ating dalawang tagapanayam sa hapon na ito. Babasahin ko muna ang nakasaad sa sertipiko. Republic of the Philippines, Surigao del Sur State University, Cantilan Campus, Cantilan, Surigao del Sur, Department of General Teacher Training. Sertipiko ng pagkilala ay ginagawad kay Jovic M. Lumboy bilang pagkilala sa kanyang mga mahalagang kaalamang ibinahagi sa isinagawang webinar na pinamagatang WIKArunungan 2021 na may temang pagdalumat sa mga tuntunin ng pagbabaybay sa wikang Filipino, bayanihan ng mga Filipino major sa pagpalambo ng kaalamang pangwika na ginanap sa araw ng Oktubre 23, 2021. Nilagdaan ni na Aisa B. Camar, Tagapayo, Teresa A. Alas, Dr. Teresa A. Alas, Department Chair, at Mirna S. Loren, ang ating OSAS Head. Katulad na sertipiko ay ginagawad kay Kaisel A. Mendanya. Bigyan po natin sila ng virtual na palakpak. Off mo na yung screen para mag-screenshot si ma'am. Okay, buksan po natin yung mga camera natin o video. Okay, so mag-check muna si ma'am ng attendance ng mga dumalo na first year. Babanggitin ni ma'am yung apelyido, magsabi yung mga hindi mababanggit ni ma'am na naririto sa webinar. Okay, Acevedo, Arienza, Bagasbas, Bernardino, Bulawin, Kabahis, Clark, Coma, Conte, Junicio, Dumalaga, Inaldo, Fernandez, Frias, Campos, Linaza, Quejon, Luares, Madelo, Manata, Aragon, Misiona, Muleta, Mugaw, Navedas, Umapoy, Palma, Rekla, Riuyan, Aporbo, Suazo, Suya, Galindo, Limbaga, Ispil, at saka Larase. Sino ba yung naririto na hindi nabanggit ni ma'am? Wala so far. Claro po, narito ma'am, po. Nabanggit ang Muleta. Oh, nabanggit ang Muleta, nabanggit din ang Clark. Okay, so wala na. Okay, so yun lang yung attendance natin sa hapon na ito. Darin Limbaga po, ma'am. Limbaga. Oh, nabanggit ko kanina, Limbaga. Navedas, ma'am. Ano yun? Navedas. Navedas. Nabanggit ko kanina, Navedas. Okay, so kung wala nang katanungan, ibibigay na nila ang pasulit. Okay, muli, binibigyan kayo ng isang oras para sagutan yung pasulit via Google Form. Okay, at tagapagdaloy, nasaan ang tagapagdaloy natin? Binibining Malaki.
Magandang hapon po, Binibini. Binibini, yung pagsusulit po ay magsisimula ng 3:30 dahil po tinatap. Alas 3 lang po dahil po tinatapos pa. Okay, saan niyo ibibigay yung link ng Google Form? Ay, ibibigay po namin yung link kay Miss Clar. Saan po si Miss Clar? Ma'am, okay, sige. Papayagan ko yung ganun as long as may mag-monitor sa Google Form na alas 3 ibibigay. So, eksaktong alas 4 ng hapon, isasara yung Google Form. Okay? Opo, Binibini. Okay. So kung wala nang katanungan, first year, maraming salamat sa oras ninyo sa hapon na ito. Okay, so dito nagtatapos ang unang session natin. Kita-kits po tayo sa susunod na Sabado para sa ikalawang session. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Antabayanan na lang link ng Google Form na isi-send sa inyo ng Filipino Club Officer. Okay, maaari na po kayong mag-leave. Maraming salamat sa oras. Paalam po, Binibini. Paalam din. Paalam po, Binibini. Paalam po. Sa mga 4 years, maraming salamat. Lalo na sa Filipino Club Officer na naririto. Yung palay, salamat. Sino ba yung naririto? Marbani. Okay, Ginoong Irizarry, ganoon pa rin. Opo, sa Sabado, next na Saturday. Paghanda natin yung poster at saka daloy ng programa. At yung mga tagapanayam din sa susunod na Sabado, maghanda din ng PowerPoint presentation. Okay, maraming salamat sa inyo. Opo. Yung pong sa mga paksa po sa next week, maghihintay po kami, baka po may baguhin po kayo. O yun na po yun.